Welcome back sa aking YouTube channel mga Trops! Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. IBF Junior Welterweight Champion Subriel Matias tinanggihan ang 4-fight offer ng Top Rank Promotions. Ito ay sa kadahilan ng hindi kasama ang pangalan ni WBO Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez sa kontrata. Isa si Matias sa itinuturing na malakas na kampiyon sa 140-pound division, ngunit hindi pa ganun kasikat ang pangalan nito. Kaya para mas mapalaki ang pangalan sa division ay kinakailangan niyang makipaglaban sa mga itinuturing na big names ng 140-pound kagaya nila Teofimo Lopez at WBC Junior Welterweight Champion Devin Haney. Ayon sa trainer ni Matias na si Coach Panda, ay apat na pangalan ang nakapaloob sa kontrata na natanggap nila mula sa Top Rank, ngunit wala dito ang guaranteed fight kontra Teofimo. Dagdag pa ni Coach Panda ay si Teofimo lang daw ang gustong makalaban ni Matias at wala nang iba. Sa ganitong setup mga Trops ay mukhang pinoproteksyon na ng Top Rank ang alaga nilang si Teofimo. Nasabi ni Matias sa isang interview na ang tanging paraan lang para matalo si Teofimo ay by way of knockout. At hindi ito naniniwala na ibibigay sa kanya ang desisyon kapag pinaabot sa sukdulang 12 rounds ang laban kung sakaling magtapat sila. Sa ngayon ay tinanggap na ni Matias ang 5-fight offer mula sa Matchroom dahil may nakapaloob dito na possible fight kontra kay Devin Haney. Si Matias ay may kargadang 20 wins, 1 loss at may 20 knockouts. May punching power itong si Matias mga Trops kaya siguradong makapagbibigay ng problema sa mga susunod na makakalaban. Wala pang opisyal patungkol sa susunod na makakalaban ni Matias ngunit exciting ang mga pangalang nakapaloob sa kontrata. Andyan sila Liam Paro, Richardson Hitchens, Regis Progray, Jack Cateral at ang possible fight kay Devin Haney kaya abangan natin yan mga Trops. Sa kabilang dako naman po tayo, knockout artist na si Gervonta Tank Davis nagpakita ng estado ng kanyang katawan sa kanyang social media account. Sa kabila nga po ng mag-iisang taon na pagiging inactive ay napanatili pa rin ni Tank ang magandang pangangatawan. Wala pang official announcement patungkol sa susunod na makakalaban ni Tank at hindi pa rin alam kung saang dibisyon na ito lalaban. Bukod kay Shakur Stevenson at Vasily Lomachenko ay wala nang maituturing na big name sa 135 pounds kaya pa pwede na rin na umakyat si Tank sa 140 pound division. Ang tanong lang dyan mga Trops ay kung susugal ba ang kampo ni Tank makipagbardagulan sa mas malalaking fighter sa 140 pound. O mananatiling mag-play safe muna sa 135 division. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga Trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.